questions mo kasi medyo there were a lot of documents that were submitted to this representation and I wanted to explore lamang kasi in the last series nakapag-focus ako kay Mayor Capil. Mayor Capil, ano? I didn't allow you to deliver your opening statement and you have sent it to me. And as I was reading it, ano, medyo parang ako meron akong pinabahan dito eh. Magsasalitain kita, pero eto meron akong binasa dito. Eto, nakita ko to ngayon. Sinabit ko sa dito sa piscina ko. Ang sabi mo sa akin, eto ang sinabi ko sa opening statement. A total of 12 raids have been conducted in Pogo sites in Pasig, dalawa sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, dalawa sa Pasay, Pamban, Clark, and Angeles. Lahat din po yan may mga serious allegations of crimes like human trafficking, kidnapping, and scams among others. And yet, kami po sa Pora ang naging sentro ng atensyon. Bakit po ganun ang nangyari? Nag-apublang naman din po kami sa legal na proseso ng business permit. And yet, kami po ang sumasalo ng lahat ng blame. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-rate para sa magsama-sama na magpo kami humaharap sa inyo at tumutulong sa pag-draft ng mga batas in aid of legislation? I'm sure they can contribute a lot to. Sinabi mo ba ito? Opo, Mr. Chair. Oo, kasi nga medyo nakita ko rin yung mga timeline of events that you have submitted to us. And during the hearing last time, I wasn't able to read this. And during the submission yesterday of these documents, I read. Yes. May tatanong ako sa iyo. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong na nakaraang hearing. Kailangan na upo bilang mayor ng Pora. I was elected 2019. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that nung dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng pogo. Is this correct? Yes, Mr. Chair, bari hindi lang nai-apply noon ng building permit at occupancy, pero gawa na po yung high court. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At sila, humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Ay, yes. humingi lang sila ng building permit. Yes, As built. Kasi ito nakalagay sa iyo eh. Kaya binigyan mo sila ng tinatawag na non-issuance of the business permit because of this violation. Di ba? Yes. So in other words, sino nag-approve itong pagpapatayo ng building na tinatnan mo na? Although hindi po pina-approve ng last administration, na tatnan ko na at pina-approve na po ng Philwind Corporation sa amin. Pero makikita naman po sa timeline namin na kompleto po sila ng requirements. And 2019 naman talagang legal po ang Pogo, kaya we approve, Mr. Chair, from the time na nag-apply sila ng loan from our Sangguniang Bayan. And the permit, the mayor's permit. But would you agree with me, Mayor, that the right procedure after the issuance of no business permit? The business permit, January 2024, hindi ka na nag-issue ng business permit, diba? Yes, you know. So, closure talaga ang dapat doon, diba? But hindi mo talaga siya pinata. Ano ko yung lang ang medyo, nakita ko yung mga sequence of events dito eh, and I don't agree with you, no? Parang sinasabi ko na talaga na tumating ka, wala, nakatayo na eh. Nakatayo yes. Na. This was conceptualized before yung pinalitan ko po si Mayor Carlin na lang po. So sila nag-conceptualize ng pagkatayo ng Pogo doon. And even the buying of all these properties, hindi ka kasama. Kapag nabili na yung property, kapag nagkaroon ng consumption ng mga money, diba?
siguro po nung inabutan ko na approval of permits na lang sa akin kasi 2019 po yun na kompleto na po yung mga requirements nila. Okay, so in other words, so pinag lang meron po kasing proseso on ang daming so ano yung mga proseso based po sa syempre I asked also my lawyers yung padlocking daw pa po kung halimbawa restaurant dahil merong na poison o na nakakain ng masama doon pwede po siyang i-padlock. Pero in this case po, sila-sila lang kasi doon at hindi naman sila nakaka-cause from outside ng any... Pero alam mo, ano Mayor Kapil, no? Kapag walang business permit yan, talaga dapat i-padlock po yan. Yun ang procedure talaga dyan eh, after writing them a letter. There must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. It's either, hindi ko alam kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Kapil, ang daming allegations sa'yo, ang dami, and yung may nakita, ito, you have to explain this, no? And I know you can. I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw natin dito, being the mayor of the municipality of Porang, lahat sa'yo papaksak yan. Kung bakit? Ikaw nag-issue na lahat. Di ba? And if there are some fantasy or sinister na mga whispering on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang mag-decision. Correct? Yes, Mr. Chair. Pakita natin ito kaya. Ayan. Mr. Chair, yes. Yun po yung sinasabi ng isang vlogger na sa akin daw po yung dalawang condo unit na yan. Dito na, bago ka magsalita, ako, I'm being fair here, ano? Being the chairman of the Committee of Public Order, hindi kasi kami basta-basta niwala kapag walang ebidensya. What I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job, on not issuing the business permit. And you haven't done the right job in closing that premises. But in here, may pinadala. At meron ka din pinadala. And I want to clear your name, no? In here, no? Kasi sinasabi dito, ikaw may-ari ito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo rito mga dokumento pertaining to these two condominiums, ay lumalabas na 3 million to at ito isa is 2.5. Do you own this place? I categorically deny that, Mr. Chair. Yan po, chinyak namin sa BPLO namin. May application naman ng permit. 2012 pa po, hindi pa po ako mayor. Kapitan ako ng bayan ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015, the second building. Kaya ang sinasabi niya po, etong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya may permit po sila sa amin. Sonamu Realty. Sonemu Realty Corporation. And are you willing to undergo on signing a paper sa AMLAC para to find out the veracity of your na ikaw may-ari nito, pati yung mga mansyon na sinasabi ikaw ang may-ari? Yes, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC, I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair.
ako po na at the age of 23 na po ako, 30 years, maaga po ako nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos at pati nung negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, kasi pharmaceutical distributor. Yes. Okay, so nung lumaban ka sa 2019, apo, sino kayo naglaban? Tatlo po kami naglaban noon. Sino-sino ang mga nakalaban niyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Ah, nakalaban mo sa politika? Opo, pero kaibigan ko na po. Kaibigan ko siya ngayon. Sino ngayon? Sa politika lang. So, sino isang nakalaban niyo pa? Incumbent, three-term, vice mayor kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Is it true, Mayor Capil, that the, kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyong pong pogo, walang access sa Korak. Kumbaga, ay ang daan, ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa pogo. Is it is true? Totoo po yan, Your Honor. Why? Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming pogo. Siguro, sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac, iigot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan, hindi man pansin ng pogo dahil, pero siyempre, hindi ko naman po hindi talagang territorial jurisdiction po ng Porac. Pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So, Mr. Chair, in relation to what you're saying... Alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ikip ng hangin. Alam, at, well, anyway, it is for my own acquisition. But later on, I'll be asking the members for a, siguro, mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, ikaw muna. Gusto ko lang kong malaman kung municipality ng Porac, ano pong class yun? First class municipality po. First class municipality daw. First class municipality po. Okay. So, dahil pharmaceutical, suggestion ko na lang, Sir Che, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. Na darating po tayo diyan no? Kasi ano ito meron pa ako papakitang isang ano ha, ito yung ano ito yung whirlwind siguro pakita ng picture ng whirlwind kasi they applied eh sa SEC eh SEC kasi before I recognize congressman na ano kasi meron pa si kula man po to tong SEC ito na sa whirlwind pwede bang isong naman medyo. Kasi kung mapapansin po natin, sila may ali ng whirlwind. Ang whirlwind po, ito po yung, if I'm not mistaken, no, Mayor, ito yung may-ari na lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari na lupa. At sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Filipino. 1% lang kanyang contribution to sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon. Na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya, di ba? 58%. Shang Tan, Chinese, 10%. Juan Ren Wu, 20%. Jonah Alejandro, Filipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong, ay Chinese, no? Pure Chinese yan. Kasi ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino dyan sa Porac. So in other words, Mr. Chairman, it is, sa ating mga members, it's really imperative of
for us to find out is Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin na siya po ay Chinese, yung property niyan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat isama din ito. Yusek Gilbert, we need to find out. Tatasking natin ang PSA ngayon, malaman natin ilan ang birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong, at kailangan malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya, Philippine passport pa or Chinese passport. In that, makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Siguro, Paok, meron kayong initial information about Cassandra. Do you have? Yes, Mr. Chair. Initially, Porak Pogohab, sir. May preservation order na po yan, sir. As to the identity of Cassandra Ong, initially, sir, meron na rin po tayo. So, what's the information about her? Hindi po siya, sir. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino, yung pagbebenta ng mga nila Roberto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal. So, hindi na nila pag-aari yon. In other words, ng korporasyon na to, hindi nila pag-aari yan because they bought it illegally. Tama, Mayor Kapil. Mayor Kapil, going back to you. Yes, Your Honor. Hindi mo kasi siya pinadlock talaga. Bakit? Apo. Siguro po. Huwag na tayo magpaligo-ligo eh. Yun lang pong hindi namin inisyuan ng permit ng January 2024. It shows na talagang hindi po namin binibigyan ng special treatment, Your Honor. Kaya nung pang bago pa renate o pagka-rate po ng PAO, eh, wala na pong permit sila. That, sabi mo dito, Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, actually, ibigyan nga kita ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang ang natito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na nirate para sama-sama naman kami ng mga sa inyo? Bakit mo nasabi itong mga salita ko? Kasi po, parang nasisingle out po ako na nag-approve lang naman ako ng legal pogo, legal business. Bakit ako lang po, di ba? 12 nga ang na-rate na meron ding katulad nung sa amin. Bakit ako lang po ang nandito? Di ba from 400 down to 43? Ibig sabihin, may mga lapses, may mga pagkukulang po sila dahil hindi na sila na-renew. Bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So, para makatulong naman po sila, baka mayroon po sila. Mayor Kapit, I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Actually, kahit dun sa Senate po, sinabi ko naman na I'm for the total banning of Pogo. To those mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang ang nandito, bakit yung iba wala. So what do you propose us to do? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kami nag-approve ng permit. At baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa pogong ito, baka meron po silang mga mas magandang idea in aid of legislation, Your Honor. Ito, Mayor Kapil, ang list of canceled pogos na sinapita sa atin nung paman, di ba, last hearing pa. And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs, especially yung mga honest talaga dyan. What we are against, yung sa mga talagang nakilabang dito, kung sila'y nakinabang dito, yun ang problema. Mr. Chairman. And I'm still wondering, dapat nandito sila ngayon kung ating... Mr. Chairman. Sige, Congressman. Since our
our resource person is requesting na tama naman siya, bakit siya nasi-single out at this moment. But hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee sa susunod na hearing natin, Mr. Chairman? Meron ka, Pila, intindihan mo yung request ng ating mga kasama. Kasi basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is kasi ikaw, willing ka magpa-live. Lahat pwede mo gawin, umaharap ka dito. Diba? So basically, wala ka ng lawyer. Diba? So, andyan ang mga, you can see the truthfulness ng mga sinasabi mo right now. And we are wanted to give you the benefit of the doubt. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. Kung meron ka nalalaman ng mga involved, diba? Pwede mo sabihin sa amin, pwede tayo mag-executive session. Pwede mag-call out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nang gagaling itong problema ng POGO. Kasi kung walang ikahoots ang mga public official, eh, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tignan natin kung ano yung responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or? Actually, Your Honor, wala naman po akong alam dun sa operation ng ibang na raid. Pero based on Senator Gatchalian record, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, 12 yung LGU na na-raid din ng PAO. Yun po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since pero nakita niyo naman po in any invitation na dito po ako, hindi ko po tinataliguran yung invitation ko from Senate, from Congress, from Sangguniang Pandalawigan. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor. With that, medyo pagpahingin muna natin si Mayor Kapil, baka ma-recall niya mamaya. Mr. Chair, nakapadlock na. Ha? Nakapadlock na. Mr. Chair, sarado na yon. Actually, ang PAOK is taking over the place. I believe that PAOK PF, you've already taken the place, right? Yes, sir. Yun. So, awak na nila yon. And with all these documents, no, kailangan natin malaman na yung Cassandra Ong is a Chinese. Kapag yan ay a foreigner, basically, that property will be in favor of the government. But, yes, in relation to Korak, I believe their BPLO is here. Let's identify yourself. Magandang hapon po, Chairperson, and sa lahat po nang nandito, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ang tumatayo ngayon na BPLO ng Korak, Pampanga. Although, I only recently assumed office on May 13, and I can although I can answer your questions based on records po on what happened before. And who's the BPLO prior to your assumption? Ang before my assumption po was an OIC po with the municipio. What's her name? Oh, what's his name? Miss Cecil Yotwico po. Cecil Yotwico? Opo. She assumed office naman po from 2023 until I assumed po last May. However po, upon the happening po of the issuance of the business permits, subject business permits in question, ang OIC po at that time is Miss Emerald Vital. When was the business permit you're mentioning issued? With regards po to our subject, Lucky South 99, their first business permit po was approved around 2019 po. And how much did they paid for the issuance of the business permit? Kasi you claim that you can answer for, ano eh, di ba?
lang po, we will just check the records lang po. Para isa lang yung effort nyo, plus yung succeeding years, magkano binayad nila for the business permit? Successive years until sa hindi na nag-issue ng business permit si Mayor. Sir, based on records po, upon issue once noong 2019, ang nasa total po ng na-assess and nabayaran sa kanila is nasa 4,750 po. Kasi binase po siya sa capital po na yan yung initial business permit. Yes po. Oh, and then on 2020. Opo, on 2020 naman po, binayad nila, grand total is around 4,050 po. 4,000, 2021. For 2021 po, sir. Nasa around 10,005 pesos po. Wow. 2022? Nasa 11,005 pesos. In 2023? Opo, for the last permit po na issued in favor of them, around 15,405 pesos. 15, tumataas naman pala ng palimalimandigo. Anong nature ng business na in-apply nila sa inyo? Ba't kayo nag-issue ng business permit? Yung una po nilang in-apply na nature ng business ng 2019 is actually a BPO po. Business Process Outsource para po siyang call center. So, Nagbago pa sila na information through the years? Opo. Anong sinabi nila naging nature ng business nila? From outsourcing po, from 2019 until 2019 po and 2020, the nature of business was outsourcing. But nung dumating po, in the outset of 2021, naging FOGO na po siya. And saan niyo binibase yung pag-assess niyo ng business permit sa kanila? Sir, normal operations po, kapag nag-a-assess po kami ng renewal ng business, I mean, at this point po, we base it on the declared gross sales or receipts of the business. Correct. However, sir, upon this time po, nung nag-apply sila, ang dinedeclare po nila, ang na-declare po nila is no income kasi po yung in lieu of the 5% in lieu of all the taxes na binabayaran nga po nila sa national government po. Kasegue lang sandali kay Chairman Al, tama ba yon? Exempted sila from payment of local taxes yung mga POGOs. Dapat po gross sales tax. Nagbabayad pa rin sila. Nang ano po? Yung 5% po na binabayad nila in lieu of all other taxes sa national po yun, sa PNR. Pero po sa local government, para po nakatutulong sila sa revenue ng local government, dapat po nagbabayad sila. Thank you. So, tax. Para klaro, so, ang PAGCOR, may record ho na binabayad nila sa inyo, ano po? Chairman, ang naibayad po ng Lucky South 99, doon po sa apat na sila, ay mahigit po 200 million puso. Ang ibinayad po sa amin, so, ang ibig sabihin, tax yun, ano? Tax na yan. Po yung tax. Hindi, pa, so, hindi yan yung income. Hindi po yung income. Pag dahil 2% lang po kami doon, malabas po eh, halos billion. So, ma'am BPLO, siguro, you know, where I'm trying to go, no? Yung organ revenues nyo na hinayaan yung hindi nyo makolekta for how many years? Pag pinabayad sa inyo pa, apat na dito lang.
based on record po since they started as POGO. Then, from 2021. And fully operational yung POGO Hub na yun. I cannot really answer that po kasi that was before my time. So, Mayor, balik ako sa iyo. Mayor Kapil, gaano katagal na kayong mayor po ng Porac? I assume July 1, 2019, 5 years na rin po. So, the entire time that yung POGO was operating, kayo na po ang mayor? Yes, Your Honor. Nung humingi sila ng business permit, kayo na rin po ang nag-issue? Opo, Your Honor. And kahit minsan hindi sila pumunta sa office nyo para magsabi na mag-ooperate po kami o nagpakilala yung mga principals no? Actually, napunta naman po sa opisina natin. Ah, so nakilala nyo ho, yes, yung operator na Lucky South. Lucky South 99. Yes. And hindi kayo nagtaka na ang binabayad nila sa inyo eh ganun paliit. Kasi doon sa sulat nyo ngayon, proud kayo na from 300 something million na gawa nyong 1 billion ang income ng Porac. Ang totoo po dito sa POGO talagang minimal lang doon sa realty, doon kami nakakollect ng 6.2 billion. Pero as a mayor po ng aming bayan from 385 million na budget, ngayon, next year, almost a billion na po kami. Saan kayo nakakuha ka nyo? Sa realty? 6 million? Yes, Your Honor. From... Sa Whirlwind, Your Honor. Sa Whirlwind, para sa yung assess ng kanilang RPP? RPP po, di ba? Yun ano yung babayad nila para magbayad sa inyo na ano eh? I think so, Your Honor.